Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung naging desisyon ng Sandigan Bayan patungkol dun sa mga isinampang kaso, plunder and violation of anti-graft and corrupt practices. Matatandaan natin ano ay naglabas ng desisyon ng Supreme Court. In joint resolution and June 4, 2014, joint order in OMB-CC-13-316 and OMB-CC-13-316 13-0395, March 28, 2014 joint resolution and June 2, 2015 joint order in those same cases, March 28, 2014 joint resolution and June 4, 2014 joint order in OMB-CC-13-313 and OMB-CC-13-0397. These challenge issuances also found probable cause against petitioners for several counts of graft arising from the disbursements out of the PDAF of accused Ramon Revilla Jr., Jingo Ejercito, and Juan Ponce Enrile for the years 2006 to 2010 for Revilla, 2004 to 2010 for Ejercito, and 2004 to 2012 for Enrile, respectively. In all three items that I mentioned above, the court found no grave abuse of discretion on the part of the ombudsman in finding probable cause to indict petitioners. The court deferred to the findings of the ombudsman in the absence of grave abuse of discretion. Sinang-ayunan ng Supreme Court na dapat na malitis at maisampa nga ito sa Sandigan Bayan para magkaroon ng pagdinig sa mga kasong na isampa laban kay Senator Estrada patungkol sa plunder and graft and corrupt practices. Patungkol doon sa kanyang di umanong involvement sa multi-billion peso pork barrel scam kasama itong si Janet Lim Napoles. Matatandaan din natin na noong September 2017, ay napayagan si Senator Jingo Estrada na makapag-post ng bail sa halagang 1.33 million pesos. Pinayagan siya ng pansamantalang kalayaan ng Sandigan Bayan patungkol sa nasabing kasong plunder and anti-graft and corrupt charges. The Chief Prosecutor of the Office of the Ombudsman says granting bail to former Senator Jingoy Estrada will have no impact on other plunder cases at the Sandigan Bayan. Special Prosecutor Edilberto Sandoval says Estrada's bail plea cannot be applied to other similar cases. The Sandigan Bayan allowed Estrada to post bail as he is not the main plunderer in the case. The Supreme Court used the main plunderer concept in acquitting former President Gloria Arroyo. Arroyo was accused of plunder for allegedly diverting state lottery funds. Dito po sa case ni Senator Jingoy Estrada, Senator Jingoy Estrada was charged in conspiracy with Napoles, which we can be considered the main plunderer, and in conspiracy. The ruling, it has been echoed and re-echoed in the jungle of criminal jurisprudence, that in case of conspiracy, the agavan is the agavan. Sandoval is confident the ruling on Estrada will be reversed. Dahil nga sa paglayang ito, nakapagkampanya pa at nahalal pa bilang senador itong si Senator Jingoy Estrada. So ano na ang naging desisyon ng Sandigan Bayan sa kasong ito? Patungkol dun sa plunder case, sinabi na Sandigan Bayan na siya ay walang sala. Nagkaroon ng desisyon ng acquittal pabor sa kanya. Pero hindi siya nakaligtas doon sa isang count ng direct bribery and two counts of indirect bribery. At ito ay may kaakibat din na pagkakakulong. Para sa direct bribery, siya ay nabigyan ng sentensya ng 8 hanggang 6 na taong pagkakakulong. At para naman sa indirect bribery, ay siya ay hinatulan ng 2 hanggang 3 taong pagkakakulong. At inuutusan pa siyang magbayad ng 3 milyong pisong fine. Ano nga ba itong direct bribery? Ang sabi ng batas, any public officer who shall agree to perform an act constituting a crime in connection with the performance of his official duties, in consideration of any offer, promise, gift, or present received by such officer, personally, or through mediation of another. So pinapalagay dito na nakatanggap di umano ng malaking halaga itong si Senator Jingoy Estrada mula kay Janet Napoles gamit ang mga sinasabing peking NGOs. Ano naman yung sinasabing indirect bribery? Ang sabi sa batas, ito ay mga aksyon ng mga public officer na tumanggap ng anumang regalo na inoffer sa kanya by reason of his office. So ano yung malaking pagkakaiba ng direct bribery at saka indirect bribery? Sa direct bribery kasi, merong agreement.
sa pagitan ng public officer sa kayo nagbibigay ng pabuya, nagbibigay ng regalo o kaya yung malaking halaga. Meron siyang kapalit na hinihingi. Dito kasi sinasabi na nagkaroon na sa buhatan. Kumbaga, magbibigay ng ganitong halaga kay Senator Jinggoy Estrada. And of course, magkakaroon din si Janet Napoles na pagkasunduan di umano nagagawa ng fake NGOs at doon ilalagay ang pondo, yung PDAF, doon sa NGOs na inorganize ni Janet Napoles. Ang indirect bribery naman, walang anumang kasunduan. Walang anumang pinapagawa. So nagbigay ka lang ng regalo dahil siya ay may posisyon. Yun ay bawal din sa batas. Pero syempre, hindi naman natatapos dito. Dahil maaari pang mag-apila itong si Senator Estrada at mananatili siyang malaya hanggang dinidinig ang kanyang apila. Dahil sabi nga natin, dito kasi sa kasong ito ay inaakusahan si Senator Jinggoy Estrada na nagbulsa ng 183 million pesos bilang kickback mula sa Priority Development Assistance Fund or PDAF. Ito yung discretionary funds for lawmakers na sinabing nakulimbat gamit ang mga questionable NGOs na kalaunan ay lumalabas na peke. So siguro abangan na lang natin kung anong susunod na aksyon ni Senator Jinggoy Estrada dahil sabi nga natin, sa pag-aapila ay maaari naman siya magkaroon ng pabor na desisyon. Hanggang dito na lamang. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.